Yan, good morning mga kamamaw. Dito tayo ngayon sa ano, Center Mall. Kasi tumawag na ako, pinaloob ko yung ano, yung tatterbox case nitong cellphone. Sabi ko sa kanila, mag-isang buwan na tong cellphone, wala nung kinuha ko, wala pa yung card, yung ano, yung tatterbox. Ayaw kasi natin gamitin mga kamamaw yung tatterbox ng ano, ng walang case, kasi pag bumagsak pwedeng mabasag right away. Grabe mga kamamaw, sobrang lamig. Oh, nakalimutan magdala ng gloves. Kita niyo naman yung ginawa ko kagabi. Pinagis ko lang yung mainit na tubig sa taas. Talaga nakita mo, nag-yelo talaga mga kamamaw. Yan, try natin para magamit na natin yung cellphone natin na bago pang vlog natin. Kasi nakita mas maganda camera nun. Pasok na tayo sandali. Grabe, sobrang lamig mga kamamaw. Yan, dito na sa loob. Feels like negative 53 mga kamamaw. Grabe. Nanunuyo yung kamay ko. Hindi pa ako tumatagal din. Wala pang isang minuto mula nung nilakad ko. Grabe yung lamig. Yan, kaya mas maganda, mas safe mga kamamaw. Pag day off mo sa bahay ka na lang. Kaysa lumabas ka pa. Ito grabe. Hindi marami na rin ng tao. Hindi ko alam kung nadiri ba talaga yung kung nadali man yun, hindi nila na na-follow up ng umaga. Kasi kung hindi ko pa kinukulit na yan na yung atter box. Hindi nila ano, kumuha nga lang sila ng stock sa ibang ano eh. Sa ibang tendahan eh. Sabi ko kasi ako, isang buwan nang yan. Isang buwan ko nang hindi nagagamit yung cellphone ko. Tsaka ako, ilang taon na rin ako nandito. Baka naman ako, pwede niyong gawin parang kasi yung loyalty ano ko ba. Parang kung magaba sa customer o sa kliyente, alagaan nyo mabuti, lalo pag yung loyal talaga na babalik lagi sa inyo. Hindi porkin nakabili na o nakakuha na sa inyo is i-ignore nyo na lang. Kasi syempre, kung maga parang ano, kumita na kayo nung nakaraan, ngayon hindi kayo kumikita dahil hindi naman wala naman na kayong makukuha sa akin dahil nakakuha na nga akong cellphone. Ito, papasok na ako sa loob. Ngayon, nakuha na natin mga kamamaw. Wala na, may nintay natin ang atal box natin. Set up ko na. Lagay ko na yung SIM card ko dito. Itong gamit ng cellphone ngayon, wala na yung SIM card niya. Nandito na siya. So, set up ko muna mga kamama para susunod na ano natin yung video. Ito na gagamitin ko. Try natin mga kamama. Ngayon na mga kamama. Tagal ko dito sa ano. Tagal ko sa loob ng mall. Kasi lahat ng mga laman ng cellphone ko, dito ka na dinownload kasi kung sa bahay. May store pa pa tayo eh, dito mabilis oh. In 1 hour na ilagay ko lahat ng ano, information para mailipad ko dito sa bagong cellphone at magamit na natin eh. Ngayon natin directory view, ayan. Tapos may view pa dito sa harapan pa. Okay mga kamama, bibili tayo ng ano ngayon. Nadaan ako sa warehouse. Bibili ako ng ano. Bibili tayo ng training pad La Legend. So lakad muna tayo dito sa labas. Start ko na naman yung sasakyan. Lakas sa gasolina mga kamama pag winter time. Sobrang lakas. Ang ganda ng camera ngayon mga kamama oh. Yan diba? Ilabas muna tayo mga kamama. Ito na tayo sa malamig. Tinry ko lang yung directory. Ano? Directory is ano yung sa video. Paganda yun mga kamama pag nagda-drive tayo para dalawa. Oops. Double purpose. Pero ang ganda ng camera sa likod rin mga kamama. Oo. Yan. Saan tayo nagtatrabaho. Pero hindi dito mismo. Dito yung ito yung pangalan, ito yung anong company natin pero sa warehouse tayo. Ako mga kamama, grabe lamig. Pasok sa loob at bibili ng training pad ng mga alaga natin. Makamamang lamig. Grabe. Nandito tayo sa loob. Grabe lamig. Ini-start ko muna yung sasakyan para pagkabili natin ng training pad. Medyo mainit na. Eh makamamang, maganda na yung pang-vlog natin ha. Maganda na yung camera natin. Chicken. Kapo kasi ng chicken eh. Magluto na kasi misis ngayon ng ano eh. Reposado. Tapos yung mga alaga natin, hindi pa kumakain. Ganda ng camera mga kamama.
Pero magagandang vlog na magagawa natin ngayon. Maliit lang yung cellphone natin, hindi katulad ng dati yung cellphone na malaki. Ito maganda kasi saktuhan sa pulsa. Tsaka dito makamamas ako pag namili ka. Ano dito? Fresh na fresh. Eh, hindi fresh yung ano. Ibig sabihin, magandang kalidad ng karne. Yung mabibili mo. Medyo pricey ng konti, pero kalidad. Hanap tayo ng training. Pagtanong ko. Tanong ko na makamamas. Yan, doon daw sa miyano. Sarap mag-vlog makamamas. Nakaka-excite. Ganda ng camera natin ngayon. Ayan. Yan o. Nakakabog ako mga kamama. Hanapin natin. Training pad ng mga baby natin. Training pad. Oh, ito. Daya pa ba ito? Okay. Ah, mabango. Pasang mahal, $24 mga kamamaw. Maliit lang siya pero $24. Magkano may binibili ni Mrs. dun sa ano? 50 pieces eh. Sige, okay na yun mga kamamaw. Kesa malayo pa tayo, napakalamig. Anong size to? Ayun, regular size pa nakalagay. Wala bang large? Parang talo tayo sa ano na ito mga mama. Try na natin. Saan na lang tayo mga mama? Dolorama na lang. Ang mahal kasi 24 tas regular size lang. Ilang ihian lang niya na yun. Tingnan natin baka meron pa dito. Check ko lang ha. Kukunin ko na mga mama. At ako tinatamad ng umikot pa. Kasi nakakaano rin mag-drive mga mama. Nakakatakot mag-drive yun pag winter. Kunin ko na. Lini. Naalala ko dati nung wala pa si Mrs. Naglilinis ako ng ano. Nagki-cleaning sa ako. Kaso sa ano ko Martins Bill ako. Medyo malayo dito ang Martins Bill. Parang from sa sapatun mga 30 minutes mga ganun. Kunin natin ang mga bagay-ibang size. Kunin natin. Wala, regular size lang lahat eh. No choice ka mama. Oh. Mapapamahal tayo ng ano. Natamad kasi talaga ako lumayo. Kasi inisip ko saan lang Dolorama dito or Walmart malayo. So, naman ito na lang. Ngayon lang naman. Para ma-stay na sa bahay kasi gusto ko talaga pag dip ako. May isang araw ako na nasa bahay lang ako. Malinis, sobrang linis dito mama. Kaya saan ka pa? Kaya yung co-op talaga is isa sa pinakamagandang company dito sa Canada. When it comes sa lahat, inis maganda magpasweldo. Bayaran ko lahat sa sandali. Kapalit ng price, 24 rin nandun. Pag-scan niya, 28. Sabi ko, urong ako. Nanginayang ako sa training pad. Ayun, makamakot. Pinagito na. Kasi from 28 kanina, ginawa niya 24. Sayang din yung 450. Mapupunta na lang din sana sa tax din yan. Diba? Kesa mag-add pa ako, mayaran ko pa yung tax. Ang late mga mama, oh, di ko expected na ganito kamahal na ano, sa training pad kasi siguro dahil yung pads na to, yung mabango. Yun feeling ko kaya nagpamahal dito. Kasi yung pad na binibili ko yung mga walang amoy. Ito. Ito ko. Mabango siya. So, syempre. Naman tayo. Tingnan naman naman kung gaano kalamig. Nakamamaw. Kahit maglagay ka ng mga sandamakmak na karne sa labas mga kamamaw, hindi masisira. Hindi masisira sa sobrang lamig. Grabe. Kapal ng snow. Kaya yung iba, sarap na sarap sa paningin nila ang snow, hindi nila alam. Ang kalbaryo din. Nakakatawa yung camera ngayon mga kamamaw. Kasi medyo maliwanag na. Ayos na siya. Tsaka maliit na yung cellphone natin.
So, dadrive muna ako mga kamamo. Try natin yung directory ano. Boss, si Kamamaw at nag-uulat. Nag-uulat si Kamamaw at uuwi na. At gutom na gutom na. Ayun mga kamamaw, tinry na natin yung ano, director's view pad. Yung ano, director's view. Lagi may cut pa ang sinasabi. Masensya na, old school kasi tayo mga kamamaw. Hindi tayo masyadong maano sa mga medyo high-tech na gadget. Kaya na-amaze din ako. Para kung alam yung mga probinsyano mga kamamaw na pag nagkakaroon ng bago is para ano, excited. Kaya papasalamat tayo, nagkaroon tayo ng chance magkaroon ng gantong cellphone. Papasalamat tayo, nakarating tayo sa Canada dahil hindi man natin na-experience yung mga gantong klaseng gadget dati nung nasa Pinas tayo. Pero hindi man na sobrang high-tech or yung high-end na ano, yung mga bagong labas, new model. At least na-experience natin yung mga new model ng from ano, from last year. So ayun, inigla ko na rin ito para safe na rin tayo mga pinag-drive tayo. Meron tayong kopya ng ating ano, ng ating pagdadrive sa kalsada kasi wala tayo yung ano ito, yung camera sa sasakyan. Yun din ang kuha camera mo, yung ano, resolution ng camera mga kamamo. Tinamad si Kamamaw, napamahal sa training pad si Kamamaw. Tiyap natin ngayon. Mas kalibang-libang lang tayo, makikigamit tayo kay Ibles ng ano, ng PlayStation 5 niya. Ipangin natin sa sarili natin. Nag-download ako ng ano, NBA 2K 24 yan, try natin. Si Kobe Bryant yung nakalagay dun sa ano. Pasensya na minsan din sa mga dito subscriber natin ha, kung madalas natin na ibablog ngayon is more on nakakasakay ako sa sasakyan. Ang sa akin mga kamamo kasi minsan kaya ito yung nagagawa kong vlog is minsan gusto ko talagang gawin yung daily vlog ko. Kaso yung daily vlog natin para mamasyal tayo is wala na tayong oras para doon kasi busy tayo sa trabaho, busy tayo sa mga alaga natin, saka syempre kailangan natin magpahinga kahit papano. So, ang nangyayari kadalasan natin is nagkukwentuhan tayo ngayon mga kamamo while I'm driving. Pero syempre, nakapokus ako sa driving daw, nakatingin sa camera. Yun ang madalas na nagagawa natin ngayon. Kaya maraming salamat pa rin sa mga taong nanonood ng ating YouTube channel. Nakikinig na rin pala ako mga kamamo ng mga video ng ano, ng mga papi natin. Sabi ko baka may time silang kapag video or time for pupuwiwi time ng mga American bully natin sa snow. Kakakuha ng kopya ni Diesel tsaka ni ano, ni Hanabi. Diesel pa ata sila ano, sila ewan ko lang yung kay Jeff, di ko pa nag-get yung kay Jeff Desena. So yung kay Sultan ang hinihintay natin, yung kay ano, kay Atlas which is Luffy na ngayon. Si Hanabi ay si Nami tsaka si Mokang, wala pa akong update eh. Medyo busy pa si ano eh. Busy tao kasi si Mike Masten. May times na tumatawag naman siya sa akin, kinakamusta niya ako. Pero minsan pag tinatawagan ko sa hindi siya nasagot. Baka busy siya sa trabaho. Alam mo naman dito sa Canada kasi mga kamama, mga tao, mga workaholic yung mga yan. Sobrang busy nila talaga. Tsaka ang bilis ng oras dito talaga kamama pag ano. Pag nandito ka. Kasi katulad niya no, anong oras na ngayon, alas 4 na ng hapon. So tapos na agad ang dalawang day off natin, bukas may pasok na ulit. Yun yung siya kabilis, di katulad nung sa atin sa Pilipinas. Ano mo talaga yung oras mo yun. Dito, mararamdaman mo yung oras mo, napakatagal, ang dami mong magagawa dito. Mabilis lang pagising mo, kain ka lang mamaya, tapos na agad. Tinry lang natin yung ano eh, director's cut. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga alaga natin. Tinry ko naman itong isa mga kamamo, yung nalaki yung camera tapos malito na sa ano. Okay naman siya. Ito pa yan dito sa video, nangyagamit natin
nagmukha tayong ano, nagmukha tayong artist dito sa video natin, nakakaya naman eh. Kumbaga, may content builder eh. Yan, may ato naman tayo, tumatanda na tayo. Siyempre, hindi na tayo kasing pinis ng mga kapanahon na natin ngayon eh. Mga ano na tayo. Ando na tayo sa mid-kulubot. Makulubot na tayo mga mga. Pero ang mahalaga, masaya tayo at saka nagagawa natin yung mga bagay na meron tayo ngayon. Ayos ba mga kamamaw? Sige, bye-bye. Mga kamamaw, naninigas na yung paa ko. Kaya nag-video ulit ako mga kamamaw yung pakaramdam ng paa ko ngayon. Parang alam mo yung pag tinapak mo, hindi mo mararamdaman. Namamandid na sa lamig. Nag-rubber shoes lang kasi ako doon, nag-winter boots eh. Lapit naman na tayo sa bahay. Mga 2 minutes or magaling 2 minutes. Tap na kong stoplight na lang. Traffic na lang. Kaya ayoko talaga maglalabas mga kamama pag ano. Lalo pag dayo ko. Tapos wala ka naman talaga nga. Hindi ako masyado naglalakwa. Tsaka lang. Mas masarap pa sa bahay. Lalo na mga kamama pag nakakaitid ka na. Hindi ka tulad ng mga bata katulad ni Bless. Si Bless malakas sa ano ito. Sa lamig. Hindi naman masyado kakapalo yung sa sinusot niya, nakakapasok niya, nakapagpaspa nga yung bata ngayon. Kaya minsan nasasabihan ko din na huwag mo mapusoy na bang bata ka, huwag mo mapusoy yung katawan mo when it comes na porke akala mo kinakaya mo yung lamig. Kasi ang lamig na ito mga kamamaw, kung sa mga usok-usok ba na ano may masingot mo, pasok sa baga, di ba? Same lang din itong lamig na ito pag yung hindi ka masyado makapalang suit mo, pasok sa baga mo yung ano, yung lamig yung ano. Nung tag dito yung temperatura talagang pasok sa katawan mo, kaya ingat-ingat din kahit mga bata kayo, huwag nyo rin masyadong abusuhin yung katawan nyo. Ngayon mga bata kayo, hindi nyo pa nararamdaman yan, pero pag sabi ko nga kayo guys, habang nagkakaedad kayo, doon nyo mararamdaman yung ano, pakaramdam ng habang tumatanda is parang may mga nararamdaman natin sa katawan. Ako honestly wala pa naman mga kamama, pero syempre hindi na siya katulad na parang katulad nung dati na parang kahit saan mo ko ilagay na parang talagang kahit dito puspusan ng trabaho na talagang patakan ng trabaho, kaya kong sabayan. Pero ngayon parang feeling ko kakayanin ko naman siya, kaso nga lang sakit ang katawan ng abutin ko pagkatapos. Di katulad nung dati na wala lang, parang mapahinga ka lang ng mga isang oras na nakaupo ka after nung trabaho mo, kakayanin mo pa eh. Pero ngayon di na ano, hindi na ganun kalakas ang katawan natin kasi 38 na rin ako mga kamama. Huwag, hindi naman tayo pabata. Ito, malapit na tayo sa bahay. Tsaka nakita niyo mga kamama, grabe, alis pa rin sila talaga yung sahig. Sobrang dulas yan, kaya maingat ka talaga. At same thing, dapat naka all season tire or winter tire ang iyong kulong, or else pag summer tire ang ginamit ng mga kamama, mag-i-skip ka talaga sobrang. Experience ko yung dati na nagdadrive ako nung pag turn right ko, sandali lang naman yung pagkaka-turn right, hindi naman siya totally parang mabilis ang turn right, talagang normal na turn right na mabagal ang ginawa ko. Umiikot ako 2 beses mga kamama, pati yung mundo ko umiikot nung araw na yun. Ganapahan ako eh, kala ko anong mangyayari sa akin. Dali mga first time mga kamama na ma-experience mo mag-i-skid ka ng ano, mag-i-skid ka ng winter. Grabe, iba yung nervous mo. And mga kamama, nandito na tayo sa bahay. At salamat sa ating bagong cellphone at napakitaan kayo ng magandang quality ng video for today. So ayun mga kamama, mamaya pakita ko sa inyo mga alaga natin. Kamusta natin lalo na si Chopper. Si Chopper is madalas nang nilalabas sa bahay. Pagandaan kay Chopper kasi hindi siya naninira ng mga pader-pader o anong gamit. Ang talaga lang pinupunterya niya yung halaman ng nanay niya, kaya napapagalitan siya. So ano naman yan, so sa nakikita natin kay Chopper, maganda yung ano niya, maganda yung natutunan niya kahit paano yung nag-guide natin siya. Iba pa rin yung ginaguide mo yung papi mo habang bata pa, para kahit paano may mga bagay na hindi niya dapat gawin, maano mo agad tag dito, matuturo mo agad kung ano yung mga bawal at hindi bawal, mga bawal at pwede sa kanila. So ay mga kamamaw, papasok muna ako at nagugutom na si kamamaw.
Garrett! Oh, huli muna. Tasagis muli. Oh, ayun na. Piso. Oh. He's happy. Where is it? Cab! Amigo. Ang kalim mo! Hagis muna daw. Hagis muna daw yung ball. Ayan na, ayan, hantay. Nadadamputin natin. Up, up. Up. Good boy. Pas ka na sa lamesa, oh. Pogi yan, pogi. Yan. Come. Come dali. Come here. Yeah. Good boy. Good boy. Come here, come here. Come, come. Come here. Good boy. Sino mo naman yan? Pogi yan? Ay. Saka pupunta. Uuwi na. Alam niya eh, no? Uuwi na siya. Yan mga kamamo, lalabing ako. Kiss mo baby, kiss, kiss, kiss. Ano na baby, labis na pa isa pa. Kiss. Maarte mo. Maarte ito mga kamamo. Hey, love ya. Laban dati. Oh, kiss mo dati, kiss, kiss, kiss. Hey, maarte. Oh, dito ka na dito. Ang lantod. Arte mo! Maarte ito eh. Baby, baby. Kiss, 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 kiss. Sandala dito. Sleep na, sleep na. Sleep na. Paano naman daw siya? Wawa naman nakakulong. Ayun pa yung isa. Wawa. Wawa naman nakakulong.
Kulit kaya si Kamama, kinukulit si Ere. Sabi ko, palit mo na sila. Kiss mo, kiss, kiss, kiss. Kiss ito. Gani, gani, gani. Sabi tayo ito. Sila tayo sila. Hey, sleep na.